Tandaan nyo po, hindi lang po ito sa pagbabawas ng timbang or sa pagda-diet. Maganda rin po ito sa heart natin, sa overall health natin, katulad sa cholesterol level natin, sa sugar level natin, at saka sa metabolism natin. Hi guys, si Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng 5 pagkain na dapat yung kainin kung gusto nyong pumayat or kung gusto nyong magbawas ng timbang or kung gusto nyong mag-diet, okay? At saka, bibigyan ko rin po kayo ng 5 pagkain na dapat nyong iwasan habang nagda-diet kayo or habang nagbabawas kayo ng timbang. Itong mga pagkain na to, importante po to. At saka, hindi lang to sa pagbabawas ng timbang, maganda rin to sa overall health natin. Katulad ng sa cholesterol level natin, katulad ng sugar level natin, lahat po yun, maganda tong mga pagkain to at saka makakatulong po to para bumaba po lahat yun. Okay? So, kailangan nyo pong panoorin tong video ko simula ngayon hanggang matapos para maintindihan nyo po tong mga pagkain na sinasabi ko at saka para may idea kayo para pumaya. Okay? Pero bago po umpisa tong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo po ma-miss yung mga video o kailangan nyo po na i-click yung bell button doon po sa baba nitong video para kung mayroon po akong bagong video, mananotified po kayo. Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist at saka dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, isi-share ko po yun sa inyo, lahat ng knowledge ko, lahat ng experience ko dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo din yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin ng video. Una po sa lahat, sasabihin ko po muna yung mga 5 pagkain na dapat yung kainin kung gusto nyo mag-diet or kung gusto nyo magbawas ng timbang. Yung number 1 na kailangan nyo kainin ay yung protein o yung mga protina. Lagi ko sinasabi ito sa lahat ng video ko at saka sa mga client ko o sa mga kliyente ko na kailangan nilang kumain ng marami protein para pumayat. Hindi lang sa pagpapayat, maganda rin kasi yung protein sa katawan natin, especially kung gusto nyo mag- Kung gusto nyo mag-build ng muscle, makakatulong din yung protina o yung protein sa pag-build ng muscle. Okay? Ano ba yung mga klase ng mga protina na dapat natin kainin? Ito yung mga protein na katulad ng chicken breast, turkey breast, white fish, lean beef, at saka lean pork. Okay? Tandaan nyo po yun. Importante po yung mga pagkain na yun. So, kung kailangan nyo pong ilista yung mga pagkain na yun, lista nyo po yun. At saka, kailangan nyo pong kainin yun sa araw-araw na pagkain kasi importante yung mga protina na yun o yung mga protein na yun kasi mataas yun sa protein. Pangalawang pagkain naman na sasabihin ko ay yung carbohydrates o yung carbs. Ano ba yung carbohydrates o yung carbs? Halimbawa po ng mga carbohydrates, ito po. Bibigyan ko po kayo ng mga example para may idea kayo at saka yung recommended kong carbohydrates, okay? Yung carbohydrates katulad ng rice o yung kanin. Yung rice kasi maganda yun sa katawan natin, nagbibigay yun ng energy sa katawan natin. Kung hindi tayo kakain ng rice or kung i-avoid natin yung rice completely sa araw-araw nating pagkain, ang mangyayari niyan, manghihina tayo. Especially tayo mga Pilipino, lumaki tayo na kumakain lagi ng rice. Pero yung pagkain ng rice, kailangan nyong kumain ng balance. Katulad ng white rice at saka brown rice. Okay? Kasi yung brown rice, importante yun kasi mataas yung fiber nun. Yung fiber, nagbibigay yun ng tulong para umilis yung metabolism natin at saka makakatulong din yun sa joints natin para maiwasan natin yung mga iba't iba klaseng injury habang nag-workout tayo or habang ginagawa natin yung mga daily activities natin. Okay? So yung brown rice, ayun yung tinatawag nating mga whole meal or yung whole foods. Yung whole meal or yung whole foods, importante yun. Kasi yung mga yung matataas yung fiber nun. So, alimbawa ng mga whole meal o yung whole foods, ito naman yung mga whole meal pasta o yung nakikita nyo kulay brown na pasta. Yung whole meal bread o yung tinatawag nilang brown bread. So, kung kakain kayo palagi nun, kung ibabalos nyo yung whole meal at saka non-whole meal food sa diet natin, maganda rin po yun. Okay? So, tandaan nyo po yun. So, yung pangatlong pagkain na sasabihin ko dito ay yung vegetables. Yung vegetables, napaka-importante po nun. Kasi yung vegetables, ay yun po yung number one na mataas yung fiber. Yung fiber, sinabi ko nga po kanina, maganda yun sa metabolism natin, maganda po yun sa katawan natin, at saka maganda rin yun sa joints natin. Kasi kung hindi po tayo kakain ng vegetables, ang una po sa lahat, ang mangyayari niyan, manghihina tayo at saka pwede tayo magkasakit. Kasi yung vegetables, nagbibigay yun ng mga vitamins at saka minerals sa katawan natin. Okay, nagsusupport sila para hindi tayo magkasakit at saka para hindi rin tayo manghina. Kaya yung vegetable, kainin nyo po yun at least 3 times a day. Okay? Bibigyan ko po kayo ng isang example meal na dapat nyo kainin habang nag-diet kayo or kung gusto nyo mag-lose ng weight. Katulad ng isang portion ng rice, white rice or brown rice, tapos isang
portion ng protein katulad ng chicken breast or white fish at saka isang portion ng vegetables, okay? So sa isang plate, meron na kayong idea na dapat yung kainin para pumayat kayo at saka maganda rin yung sa heart natin, hindi lang doon sa pagpapapayat, okay? So yung pang-apat na pagkain na dapat yung kainin, ito naman yung fruits o yung mga prutas. So yung prutas, importante po yung katulad ng vegetables. So kung kakain tayo ng vegetables, make sure na kakain din po tayo ng mga prutas kasi yung prutas, maganda rin yung sa stomach natin saka sa overall health natin, okay? Sinasuggest ko po kung kakain po kayo ng prutas, kumain po tayo ng at least 2 klase hanggang 3 klase ng prutas sa isang araw. Kasi kung kakain po tayo ng maraming klase ng prutas sa isang araw, katulad ng 10 prutas o 15 prutas sa isang araw, eh masyadong mataas na po yung sugar nun. Kung mataas po yung sugar nun, hindi makakatulong yun sa health natin, especially kung diabetic po kayo or kung mataas po yung sugar level nyo. So yung pang last o yung pang 5 pagkain na dapat yung kainin, sinabi ko pagkain, pero ito hindi to pagkain kasi ito yung tubig o yung water, okay? Yung tubig, importante po yun kasi kung hindi po tayo iinom ng tubig, ang unang mangyayari niya, madedehydrate tayo. Ayaw natin mangyari yun. Kasi kapag nadehydrate tayo, una sa lahat, hindi tayo makakapag-function ng maayos. Saka kailangan natin ng tubig sa katawan natin. Sinasuggest ko po na uminom po tayo ng at least 1 gallon a day. Kung kaya po natin yun, mahirap uminom ng 1 gallon a day. Kung hindi po natin kaya uminom ng 1 gallon a day, half a gallon, okay lang po yun, or at least 8 glasses of water. Okay? So, yun po yung mga 5 pagkain at saka inumin na dapat nating tandaan kung gusto natin mag-diet or kung gusto natin magbawas ng weight. Okay? Ngayon naman, bibigyan ko po kayo ng 5 pagkain na dapat nyong iwasan habang nagda-diet kayo or kung gusto nyong magbawas ng timbang. Number 1 na pagkain na dapat nyong iwasan, ito naman yung mga fried foods o yung mga pritong pagkain. Okay? Ano ba yung mga klase ng mga fried foods o yung mga pritong pagkain? Ito naman yung mga tulad ng crispy pata, katulad ng fried chicken, katulad ng fried fish, katulad ng fried egg. Lahat po ng mga pritong pagkain, iwasan po natin yun kasi mataas yung saturated fat nun. Okay? Yung saturated fat, kung kakain po tayo ng marami nun, ang tendency po nun yung paglaki ng tiyan natin o yung pagtaba natin. Okay? Kung kakain po tayo palagi ng mga fried foods, lahat po yun, matataas yung saturated fat. So, kailangan po natin iwasan yun. Tandaan po yung number 1 yun. Yung number 2 naman, kailangan natin iwasan yung sugar o yung mga sweets. Katulad ng ice cream, okay? Lahat po tayo mahilig kumain ng ice cream. Siyempre, kung kakain po tayo araw-araw ng ice cream at saka unlimited ng ice cream, saka ng chocolates, lahat po ng mga sweet, lahat po ng malatamis, kung kakain po tayo nun palagi araw-araw, ang tendency po niyan, tataas yung sugar natin. Siyempre, kung tataas po yung sugar natin, hindi po yun makakatulong sa pagbabawas ng timbang natin, especially kung nagda-diet po tayo. Okay? Tandaan niyo po yun. So, yung pangatlong pagkain na dapat nating iwasan, ano po yung sabi ko kanina? So, yung pangatlong pagkain na dapat natin iwasan, ito naman yung mga chips o yung mga chicheria. Okay? Alam ko po, lahat po tayo mahilig kumain ng mga chips o yung mga chicheria. Kasi, una sa lahat, yun yung mga yun yung tinatawag nilang pangtawid gutom. Diba? Pag nagugutom tayo, kung meron tayong kinakain na chips, kung meron dyan chips o yung mga chicheria, eh, kakainin lang natin para mawala na yung gutom natin at saka kung gusto natin mag-snack. Diba? So, tandaan nyo po yun. Kasi yung chicheria, mataas din po yung saturated fats nun. Yung number 1 na chicheria or kailangan natin iwasan yung chicharon. Yung chicharon, alam ko po na mahilig po tayo mga Pinoy doon na kumain, pero kung kakain po tayo doon araw-araw, alam ko po masarap yun, lalo na kung may suka. Namiss ko tuloy yun. So, kailangan po natin i-cut yun or kailangan po natin bawasan yung pagkain nun kasi hindi po yung makatulong sa pagbabawas ng timbang at saka hindi rin po yung makakatulong sa cholesterol level natin. Mataas po yung cholesterol ng chicharon. So, kung kakain po tayo nun ng palagi, hindi po yung makakatulong. So, yung pang-apat, ito naman yung inumin na kailangan natin iwasan. Okay? Yung pang-apat saka yung pang-lima. Itong pang-apat na to, kailangan natin iwasan naman ay yung mga regular soft drinks. Okay? Or yung regular soda. Yung regular soft drinks or yung regular soda, ito naman yung katulad ng yung regular Coke, regular Pepsi, regular Sprite. Lahat po ng mga regular soft drinks, kailangan po natin iwasan yun kasi una po sa lahat, mataas din po yung sugar nun. Kung mataas po yung sugar nun, kung iinom po tayo palagi nun, hindi po yun makakatulong sa atin, especially sa tiyan natin, kung gusto po natin lumiit yung tiyan natin, kung iinom po tayo palagi ng mga regular soft drink, eh mataas yung sugar nun, at saka carbonated drinks yun. So, ang tendency nyan, at saka ang result na makikita natin dyan, eh tataba tayo, at saka lalaki rin yung tiyan natin. Okay? Kung gusto nyo pong uminom ng regular soft drinks, ang sinasuggest ko po, o yung nire-recommend ko po, inom na lang po tayo ng diet soft drinks or diet soda. At least yung diet soda, mababa po yung sugar level nun.
yun. Pero carbonated drinks pa rin yun. So, pag iinom po tayo ng mga diet soft drinks, eh, kailangan po natin i-minimize po yun. So, yung pang last na kailangan natin iwasan habang nag-diet tayo or kung gusto natin magbawas ng timbang, ito naman yung mga regular juice. Yung regular juice, ito naman yung katulad ng regular orange juice, regular apple juice, regular pineapple juice. So, lahat po ng mga juice na yun, kailangan po nating i-cut po yun. Kasi una po sa lahat, yung regular juice, katulad din po yun ng regular soft drinks. Matataas po yung sugar level nun. Instead na uminom po tayo ng mga regular juice, kumain na lang po tayo ng mga natural fruits o yung mga frutas na sinabi ko po kanina. Para una po sa lahat, natural po yung sugar niya, hindi po siya concentrated na ginawa sa carton or iinumin natin na concentrated. Okay? So, mas sinasuggest ko po na kumain na lang po tayo ng frutas or kung may makikita po kayong diet juice, mas maganda po yun. Kung may makita po kayong diet pineapple juice, diet apple juice, diet orange juice, ayun na lang po yung inumin natin instead na regular juice. Kasi yung mga yung mababa po yung sugar level nun or hindi nila lalagyan ng sugar, pero concentrated pa rin yung mga juice na yun. Pero at least mababa yung sugar nun at saka maganda yung sa katawan natin kaysa yung regular juices. Okay? So, ayun po yung mga limang pagkain na dapat natin kainin at saka limang mga pagkain at saka inumin na rin na dapat nating iwasan habang nagda-diet po tayo or kung gusto natin magbawas ng timbang. Tandaan nyo po, hindi lang po ito sa pagbabawas ng timbang or sa pagda-diet. Maganda rin po ito sa heart natin, sa overall health natin, katulad sa cholesterol level natin, sa sugar level natin, at saka sa metabolism natin. Okay? So, ito po muna yung video ko ngayon, guys. Sana po itong video ko nakatulong sa inyo at saka kung nakatulong po ito sa inyo, sana po i-share po natin itong video para sa lahat ng gustong mag-diet or magbawas ng timbang. Okay? Ulitin ko po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week, at saka huwag nyo rin po sana kalimutan na i-click yung bell button doon po sa baba nitong video para pag nag-upload po ako ng bagong video katulad po nito, mananotified po kayo. Okay? So maraming salamat po uli, at saka kita-kits po uli tayo next week para sa bago kong video. Okay? I'm out for today. Peace.